kaliwat kanan sa balita ang pangalan ni Cong Arnie Teves mula sa Negros Oriental, 3rd District. Noong March 7, sinampahan siya ng reklamong murder dahil sa umunoy pagpatay kay dating provincial board member Miguel Dumog at dalawang iba pa sa Negros Oriental noong 2019. 3 days later, niraid naman ng mga pulis ang ilan sa kanyang property sa Negros Oriental dahil sa umunoy illegal na mga baril. Ang mga sospek sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, sinabing isang quote-unquote Congressman Teves ang nag-utos sa asasinasyon. Pero sino nga ba si Teves? Ang 51-anyos na si Teves ay ipinanganak sa Bayawan, Negros Oriental. Bago siya naging mambabatas, marami muna siyang hinawakang posisyon. Nagsilbi muna siya bilang kapitan ng Barangay Malabugas sa Bayawan. Naging bukal din siya o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Negros Oriental. Nanalo siya bilang congressman ng Negros Oriental 3rd District noong 2016. 3 years later, muli siyang tumakbo at nanalo sa ilalim ng PDP laban, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 18 Congress, naging isa pa nga siya sa mga Deputy House Speakers. Noong 2022, nanalo siya para sa kanyang huling termino sa Kongreso. Pero hindi nakuha ni Teves mag-isa ang kanyang political success ha. Miyembro si Teves ng isang malaking political clan sa Negros Oriental. Sa loob ng 36 years, mga Teves na ang umahawak ng posisyon sa pagkakongresista ng Negros Oriental 3rd District. Timeline lang, mula 1987 to 1998, ang tito ni Teves na si Margarito Gary Teves ang may hawak ng posisyon. Mula naman 1998 to 2007, ang lolo ni Teves na si Herminio Menyong Teves ang kongresista ng Negros Oriental 3rd District. Tapos, si Pride Henry mula 2007 hanggang 2016 at si Teves mula 2016 hanggang 2025. Bukod pa riyan, malapit din ang mga Teves sa mga Marcoses. In fact, noong 2016, sinuportahan ng kanilang pamilya si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagka-vice-presidente. Ang sabi kasi nila Teves, malapit na kaalyado ng yumaong tiktador na si Marcos ang kanilang lolo. Medyo nagkaroon lang ng pagbabago nitong 2022 dahil si Manny Pacquiao ang sinuportahan ni Teves. Later on, sinabi naman ni Teves na nakapangako na siya kay Pacquiao at ayaw naman niyang magpalit ng susuportahan matapos i-anunsyo ni Marcos Jr. ang kanyang kandidatura. Bukod sa mga isyong kinaharap niya ni Teves, marami na rin siyang kontrobersyang kinasangkutan noon. Noong 2016, sinabi ni Teves na dati siyang long-time drug user pero hindi na siya gumagamit sa loob ng mahigit 16 years. Sa isang kolom ni Montulfo, sinabi niya na si Teves ay quote-unquote in the radar of the Philippine Drug Enforcement Agency before former President Rodrigo Duterte's term. Sinabi rin ni Tulfo na ayon sa kanyang PIDEA insider, si Teves ay dating quote-unquote drug lord and stopped being one since he was probably scared of incurring Digong's wrath. Nitong 2023, tinanggal ng PNP ang lisensya ng ilang mga baril ni Teves dahil sa umano'y mga peking dokumento. Kinansel din ng PNP ang security details ni Teves dahil ayon sa PNP, hindi sila attached sa Police Security Protection Group. Noong 2020, nakipagpalitan si Teves ng insulto kay former House Deputy Speaker El Rey Villafuerte. Kasama rin si Teves sa 70 kongresistang bumoto na hindi muling bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa kasalukuyan, hindi pa bumabalik sa bansa ang kongresista matapos siyang lumipad sa United States of America para raw pagamot. For more video explainers, profiles, please follow my TikTok account. Bye!